Ayan, blind date na naman tayo para sa buwan ng March 2022 dito sa Unbearable Channel. Thank you very much po sa aming mga supporters, ang aming mga dakilang kaibigan, ang mga nagpapatakbo, at mga nagsusustain ang ating kabonggahan. Ako ang yung lingkod, Papa Unbearable Nabus. Yes, saying thank you to Simas Philippines, Simas International, Madam Thelma Suniga Rodriguez, si Colonel Jun Di Mayugan. Ako, maraming salamat, friend. Ang mga kaibigan po natin sa Pitmaster Foundation, Master Cares, Attorney Caroline Cruz. Wala mo na. And then, sila pa Vetch. Oo, si Jimmy's Kambingan and Bulaluhan dyan po sa May West Avenue. Pasyalan nyo yan, napakabongga din dyan. Grabe, ang pagkain, ang sarap. Saka very affordable. Alam mo, Jimmy, ha? Tapos, sino pa ba mga ano na? Marami pa, yung Honorable Productions, Lala Honor, Dream Wild, Wild Dream, yung music label ni Marion. And marami pang iba, no? Nakalimutan ko na. Niyong Store daw talaga na hindi na umano, umarangkada, at marami pang iba. O, di ba? Faces and Curves, of course. Sina Dr. Sheila and Dr. Sheila Ricasata, Dr. J. Ricasata. Oo, di ba? Ideal Vision, Dr. Jessica. Di ba? Madami, ano? Tapos yung JC Solis. O, di ba? Ang aking dental friends. Ang aking mga kaibigan din sa mga doktor na magagaling. Si Dr. J. Solis, si Ma'am Ara Solis. O, di ba? Of course, si Padon. Oo, si Don Parillas. O, di ba? Ang kanyang boutique, ang kanyang clinic. Boutique ang kanyang clinic. At marami pang ibang supporters namin from Katie Lex, Tumaymay Entrata, Tumaklis, Alden Richards, Coco Jules. O, di ba? Tapos ngayon may bago yung Ponin. And marami pang iba mga ka-team ang Unbearable ko. Dati kong mga subscribers at dati kong mga supporters sa Chismak sa DZMM. Hello sa inyo. Ang dami kong binate. Eto na. Very short pero very controversial na napulot naming chika. Kasi diba nung mga nakaraang episode namin o nakaraang VI namin, puro mga tanggi-tanggi. Ito parang may sort of tanggi. Uso nga talaga ngayong buwan ng Marso yung mga tanggi-tanggi na parang nagmamayabang kasi may nagchika po sa amin. Itong isang kilalang TV host na iirita daw, di umano. I like it, I love it. Yun. Na every time na binibigyan siya ng instruction para sa kanyang mga spiel, sa kanyang show na hino-host, eh hindi na iiwasan ng mga kasamahan niya sa produksyon na mabanggit ang pangalan ng isang napakahusay na TV host na nakasama din naman niya for a while, o maraming, hindi naman for a while, ang napakahabang panahon actually, na nakakasama niya at kabanding niya, at wala na ito dun sa programa. Kumbaga hindi na sila magkasama, at every time na napag-uusapan sa production at nababanggit na siguro may mga pinagagawa sa kanya na itong dating host lang ang nakakagawa or maganda niyang nagagawa. Yun ang naginagawang example ba? Parang bataya na parang, uy, di ba ganito si ano? Dito mo gawin niya kasi si ganito, ganyan. Ito, hindi pala yung inaano, hindi pala yung tinitake constructively nitong bagong host or yun yung bagong, hindi naman bago kasi luma naman na siya ano. Itong kumbaga yan, yes, bagong nagbibida na host. Yun na lang para politically correct tayo. Na parang kasi naiirita niya na lalo pa parang may comparison sa paraan ng pag-host nila. Yan. Kasi itong dati niyang kaibigan pa rin naman siguro. Dati niyang kasama na lang, para ganun. Yung dati niyang kasama, talagang pag binigyan daw ng skills, instruction, direction, ganito, ganyan, bukod sa madaling nakukuha, nagagawan pa ng sariling estilo at ng mga adlib na talaga namang nakakaangat o kumbaga lalong nagpapaangat doon sa programa. Itong isang host ngayon na nagbibida, kapag sinasabihan daw ng instruction na gawin mo yung ganito, ganyan, or bigyan mo ng konting alitutu, hindi daw masyadong
kinitake constructively. Oo, kasi ano, parang ayaw niyang nakukumpara yung style niya doon sa estilo ng isa. Parang ganun. Oh, short lang yun ha. Pero feeling ko madaling mahula, bakit ko pabili na yung item? Diba? Alam mo ang mga sources ko dito. Maluloka ka. Kasi sila-sila rin. Nagkakarinigan sila kasi naging parang palengke na yung show na yun, no? Ang ingay. Lalo pag nagdadalal sila sabay-sabay. Tapos, hindi nag-unison yung mga boses. Di ba kung talagang content ano ka, nagko-content analyze ka, content analyze ha, at saka parang yung mga boses ng mga host na nagsama-sama. Parang alam mo yung sa singing, di ba? Parang kailangan pag nagka-choir kayo, ano, may blending. Di ba? Kasi may nagka-first voice, may nagtetenor, may nag-alto, may mga ganon, di ba? May baho, may chuchu, soprano, ganon. Dito sa kanila, kasi siguro dahil sa mga karakter ng mga personalidad na kasali dito sa show, eh, hindi kumbaga hindi sumasakto doon sa ano sa G-Clef daw, hindi doon sa kanyang musical notes yung mga boses nila. Kaya pag nagsabay-sabay sila ng salita, may komedyante, may ganito, chuchucho, may dalaki na, may pa-emote, may pa-boses mean, may palalaki, alam mo yun. Hindi pag nagano, walang unison, walang harmony. Kaya, yun ang challenge. Yun ang challenge. Yun, bilhin na yung item ko lang kasi, although madali nyo nang mahulaan yan, huwag nyo na lang ilalagay doon sa comment section. Alam nyo na, sariliin nyo na lang kasi pinasa lang sa amin itong blind item na ito. Hulaan nyo na ha! Alam mo na! Pinamasama. Ano? Parang ayaw lang siguro naririnig. Huwag na, this is my style, this is me. This is me! Ano kanta yun? Basta, this is me.